po sa lahat. Magandang araw po muli. Local electrician po at mayroon tayong bagong tutorial na pag-uusapan. Ito ay tungkol sa security motion sensor o sa kung anumang gamit nyo dito na magde-detect siya kapag halimbawa may dumaan. So, motion. So, ibig sabihin, pag naka-detect siya ng mga moving object, tao man yan o kaya hayop na within sa kanyang range, ay automatic po magbibigay siya ng signal depende sa kung ano yung load nyo, halimbawa ilaw o kaya alarms, mga bell, ganyan. So pwedeng-pwede po ito, especially sa security ng ating mga bahay pagkagabi. Gusto natin kapag may na-detect, iilaw po yung ating kung ano man yung area na ating gustong lagyan, especially sa mga gates natin. So ito po, mayroon siyang tatlong settings dito na pwede nating ma-adjust. Una, yung kanyang sensitivity. So na-adjust natin yung range ng sensitivity na detection niya. Based sa kanyang specs, aabot to ng up to 12 meters. Yan. Tapos yung oras. So halimbawa pag may na-detect na siya, so iilaw tong ating load. Tapos pwede natin adjustin yung oras kung ilang minuto o segundo natin papailawin to bago siya mamatay. So 5 hanggang 6 minutes po ang kanyang range. So pipihitin mo lang to. Dito yung minimum, tapos pag ganyan, clockwise yung kanyang maximum. Tapos ito namang lux. Pag pinihit mo to sa maximum, so ibig sabihin pagka maliwanag ay nagde-detect siya ng maayos. Kung gusto mong sa liwanag siya mag-detect ng maganda, yan, lagay mo yun sa max. Tapos dito naman sa minimum niya, ibig sabihin pagka madilim ay nagde-detect din siya ng maganda. So titimplahin mo lang yan, test mo sa umaga, test mo rin sa gabi, kung depende yun sa anong gusto mong setup. So ito po ay 220 volts AC supply. So na-adjust din to. So meron din siyang mounting dito. Depende, pwede mong ilagay ito sa inyong yung mga flood lamp na malaking ilaw. Tapos ito yung kanyang wiring, meron siyang tatlong wire. So ito yung kanyang diagram. So ito line 1 at saka line 2 natin. So itong brown at saka blue yung kanyang line 1 and line 2 supply. Yan. Brown and blue. Tapos itong blue niya, ito yung common niya. So ibig sabihin dito na rin tayo kumonekta sa ating isang terminal ng ating ilaw. Tapos itong red, ito yung pinaka switching niya. Ito yung nag on off sa ating ilaw kapag meron siyang nadidetect. Yan, papunta rin yan dito sa ating isang terminal. Yan po. So napakadali lang po nitong i-wire. Parehas lang to ng wiring sa ating nagawan din ng video, yung sa photo sensor na nagde-detect siya sa umaga at saka sa gabi. Yan, meron yan sa ating video description at sa ating mga wiring playlist. Paki-check nyo lang po. Yan. So madali lang siya. Line 1 brown at saka blue. Tapos naka-common siya sa ating blue papunta sa ilaw. Tapos yung red natin papunta naman sa switching ng ating ilaw din. Kaya nga pala na load nito. Based sa kanyang specs, kaya niya ng up to 1000 watts na ilaw. Pero since maliit lang yung wire nito, so kahit na wag niyo nang isagad sa 1000, masyado nang malaki yon. So mga 100 to 200 watts ay kayang-kaya nito para naman po ay tumagal yung ating gamit. Yan, tapos titest natin to. So ngayon po, nakaset po tayo sa
minimum sensing niya at saka yung time natin nasa minimum din kasi maikli lang yung space ko dito. So try natin i-on. Yan, nag-on siya. So hintayin lang natin mag-off yan. So try natin magpa-sense sa kanya. Yan. Try natin, hintayin natin mamatay. Yan, namamatay siya. So kapag in-adjust natin tong sensitivity niya, habaan natin ng konti. Yan, so nasi-sense niya na medyo malayo-layo. Hanggang sa kapag nilagay niyo yan sa max, eh magsisense niya ng mga 10 to 12 meters. Depende po sa kanyang based sa kanyang specs. Pero try niya rin sa actual kasi na-try ko to sa actual mga 5 meters. Kayang-kaya niya. Hindi ko lang na-test sa 10 meters. Tapos, try natin taasan yung time niya. Kung gumagana rin. Yan. Tinaasan natin, try natin, hintayin natin kung tataas din yung kanyang pagpatay. Kasi yung max nito is hanggang 6 minutes. So ito ay medyo mataas-taas na to. Ayan, medyo matagal siyang namatay kumpara kanina, mga 5 to 6 seconds lang sa ating minimum. So try nating babaan. Yan, sa minimum yan, namamatay siya. Yan. Ito yung minimum niya. Yan, so namamatay siya. So depende yun sa inyo kung anong setting ng oras yung inyong pipiliin. Tapos ito rin yung ating sensing niya. Test nyo lang sa actual para makuha nyo yung anong gusto nyong setup sa inyong motion sensor. So ayan po, tinry kong taasan pa yung sensing natin. So ayan. So kung gusto nyo pa po yung iba pang mga electrical videos and motor controls, paki-like, share and subscribe lang po. At maraming salamat po sa nanonood sa ating mga previous videos. And sa ating mga subscriber po, 22,000 na po tayo. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Keep safe po. Salamat.